Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jarrett. Okay, kamusta po tayo ngayon? Today is March 4, 2021. Ang lapit ko. Ayan. At ang mga Tabercats, kung hindi pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button dyan sa baba. Also mga Tabercats, kung hindi po kakalimutan, paki-like at paki-share po ang ating videos dahil ito po ay nakakatulong sa atin. At the same time po mga Tabercats, no? Huwag nyo rin pong kalimutan paki- what do you call this? Pa-follow po ako sa mga social media accounts. Ayan, dyan sa baba. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Okay. Pero bago po natin puntahan yan, mga Tower Gods, tayo po muna ay dadako sa pa-shoutout sa ating supporter. Okay, si Wonderfully Made po. Okay, si Wonderfully Made. As usual po, siya po ay isang gift shop at narito po siya para magbigay po sa, para tulungan po tayo na maghanap ng mga regalo at ibalot ito sa isang napakagandang paraan at ibigay sa ating mga minamahal sa buhay. Pwede kong pang surprise, etc. etc. So, ito po isa mga konting halimbawa ng kanyang mga ginagawa. Okay, ito. Ayan, ayan po lahat. At hindi po kayo magsisisi pag kayo po ay umorder. Also, mga Tabercats, siya rin po ay nagko-customize ng mga pang-souvenir. Nagko-customize po siya ng mga pang-wedding giveaways, a baptismal, etc. etc. So, kung meron po kayong ganung event, huwag niyo pong kalimutan i-message po si Wonderfully Made dito po sa kanyang Instagram page. Instagram page. Instagram page. At sa kanya pong Facebook page din. Meron po siyang Facebook page. Makikita niyo po siya dyan dito sa ayan, Wonderfully Made. Ayan. Mag-message lang po kayo sa kanya dito. Ayan, message. Bago po tayo dumako sa topic ni Lenny Robreno, no, tayo po muna ay pag-uusapan po muna natin. Itong may nabubuong hidwaan, okay? May nabubuo pong hidwaan sa pagitan ni Yusek Lorraine Badoy at ng Rappler. Okay? Alam naman po natin mga Tabercats, si Rappler ay isang fake news website. Okay? At the very least, kung ayaw niyo pong maniwalang fake news website siya, at the very least, Rappler is a biased news outfit. Okay, that's the best I can describe it. Okay, hanggang dyan na lang ang magandang masasabi ko sa kanila. Kasi, alam naman natin ang leaning nitong si Rappler. Kanina, mga Tabercats, nagsalita po si Yusek Badoy. Kanina lamang po ito. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Si Yusek Badoy po, nagsalita. Ang sabi po niya, Rappler needs to apologize to IPs or mga indigenous people. Sabi po yan ni Yusek Badoy, no? PCOO executive. Ngayon lang po yan, March 4, 2021, 6:49pm po inireport ng Philippine News Agency. So, puntahan po natin sinabi ng PNA. Okay, Presidential Communications Office, PCOO Secretary Lorraine Badoy said online news site Rappler should issue an apology for supporting the narrative of CPP, NPA, NDF regarding the use of the term Lumad to refer to the indigenous peoples. Okay, so, mga Tabercats, no? Last na napag-usapan natin to, if I'm not mistaken, yung debate ni Congressman Boying Remulla at ni Franz Castro. Franz Castro yun, di ba? If I'm not mistaken. Napag-usapan po itong usapin ng mga lumad. Maraming pong salamat, Ma'am Maricel. Good year sa inyo pong super chat. Na-appreciate ko po yan. Okay? So mga Tabercats, napag-usapan po natin yung terminolohiya ng lumad na yan. At doon din po na ay labas ni Yusek Badoy na ang term na lumad ay isang salitang quote-unquote inimbento. Okay, inimbento ng CPP, NPA, NDF para makapanlin lang ng mga foreign supporters para sa kanilang adhikain sa Pilipinas. Specifically, yung kanilang mga salugpungan schools at mga Alcadev schools. So,
So doon po umiikot yung kwento na yan, no? Yung kay Yusek Badoy. Ano pong sinabi ni Yusek Badoy, no? Sabi, Rappler owes our indigenous peoples an apology for being party to the unbearable grief and suffering they've had to endure in the hands of these communist terrorists. The word Lumad is a word the CPP, NPA, NDF stripped of its real meaning and reinvented to mean all tribes of Mindanao. Sa madaling salita po, no, sinasabi po ni Yusek Badoy na si Rappler daw ay kailangan maghumingi ng apology o kailangan mag-sorry sa ating mga katutubo, kapatid na katutubo, dahil sa propaganda nila, dahil sa pagsuporta ng Rappler sa propaganda ng CPP, NPA, NDF na i-label o markahan ng ating mga kapatid na katutubo sa Mindanao na lumad. Okay? Yun po yung sinasabi dito ni Yusek Badoy, no? Paano ba? Lalakihan nga natin to. Wait lang. Lakihan natin. Okay. One more. Yan. Para isa lang. Ayan. Okay. So, sabi pa po, no? Yan. Badoy said, for years, the deliberate killing of thousands upon thousands of our indigenous brothers and sisters, or genocide, the destruction of their culture by the theft of their identity, and the murder of thousands of their tribal leaders, just 3 of the 17 unforgivable atrocities they have committed against our indigenous tribes, were made easier and more convenient by that one despicable word, Lumad. So ito nga, no, pinapaliwanag po dito ni Yusek Badoy kung paano ginagamit itong terminolohiyang lumad para i-exploit, okay, para abusuhin ang ating mga kapatid na IPs. So ito pong ano, ito pong paliwanag niya, no. Okay. As ang balita po, mga Tabber Gods, ang ating po mga indigenous peoples ay ayaw matawag na lumad. Yun po ang sinasabi nila. Kasi daw po, ang term na lumad daw, at ilang beses na rin po itong nabanggit sa ating channel, no, mga Tabber Gods. Yung term na lumad, ang ibig sabihin niyan ay native. Meron pang nagde-define dito, mga kaibigan nating Cebuano, no, sabi parang born of this land, parang ganun. Or native of the land. Yan. Si ano, wala eh. Mamaya, pag nandito siya, malalaman natin. Meron siya ibang definition eh. Ayan, Lumad, referring to the indigenous peoples of Mindanao, was adopted by members the Lumad Mindanao People's Federation, LMPF, on June 26, 1986 during its first Congress Assembly in Kidapawan. Badoy said LMPF o yung Lumad Mindanao People's Federation is an above-ground organization of the CPP, NPA, NDF. So, yun na nga ang nangyari. Saan po ito? Ano pong naging trigger nitong sinulat na ito ni Yusek Badoy? No? Ano yung naging trigger niyan? Ang trigger po niyan, mga Tabber Gods, ay itong article na ito ni Rappler. Okay? February 25 po, no? Fina-check daw kasi ni Rappler yung post ni Yusek Badoy. Ito yung post ni Yusek Badoy. Ayan, no? Dito na lang ba? Ayan. Ayan, Lorraine Mariti Badoy. Tapos, 6 days ago, red tagging, lumad, yan. Ano pong sinabi ni Rappler tungkol dyan sa post ni Yusek Badoy? False daw yan, false! Mali daw itong sinabi ni Yusek Badoy. Yan po ang sinabi ni Rappler. Kaya naman po, ito pong si Yusek Badoy ay napasulat tungkol dyan sa terminolohiya ng lumad. Kasi fina-check daw siya. Ano pong sinabi ng Rappler? Ito pong sinabi ng Rappler, mga Tabber Gods. Ano daw yung claim? Ano daw yung sinabi ni Yusek Badoy? Lumad is a word that was made up by the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front of the Philippines. Ano daw ang katotohanan? Sabi ni Rappler? Mali! False daw ang sinasabi ni Yusek Badoy. Intindi, di ba? Ano daw yung facts?
Ano daw yung katotohanan, sabi ni Raptor? Lumad is a Bisayan term that means native or indigenous. It was adopted during the Cotabato Congress in 1986 to distinguish Mindanao ethnic groups from Moros and Christians. Ngayon, ito mga Tabercats. Ito pong Cotabato Congress na sinasabi po nitong si Rappler, eh nabanggit na po yan ni Yusef Badoy. Ayan, sana yun. Napakita natin kanina yun eh. Ito yun. Ayan yun. Yung nangyari po yan, June 26, 1986. Ang tawag po ng grupo na yan, yung nagkaroon po ng Congress na yun, Congress, ay yung Lumad Mindanao People's Federation. At ito pong LMPF na to, o Lumad Mindanao People's Federation, ay isang grupo sa ilalim ng CPP, NPA, NDF. Ayun na nga. So, ito nga ang nangyari. Ginamit daw ito ng CPP, NPA, NDF para... Ano ba yun? Nabasa ko yung kanina. Dito yung sa taas. Ayan. Saan na yun? Ito. Para... ang ibig sabihin niya ay lahat ng tribo sa loob ng Mindanao. Para makapaghingi sila, ayan, the massive fundraising and extortion of non-government organizations and government organizations here and around the world. Okay, so sinasabi po nila, so halimbawa po, no, kayo po ay nakatira, kayo po ay isang NGO, no, nasa abroad. Ako po ay miyembro ng LMPF. Ano ba? Lumad Mindanao People's Federation. Ako po yung miyembro ng LMPF. Lalapit po ako sa inyo. Sabihin ko, ma'am, sir, meron akong grupo ng mga lumad na sinusuportahan sa pamamagitan ng paaralan. Ano po yung mga paaralan na to? Mga Salugpungan at Alcadev. Napakahirap pong suportahan ng mga paaralan na to. Kung pwede po ba humingi kami ng suporta sa inyo? Magbigay po kayo sa amin ng ganitong halaga every month, so magpe-pledge na sila. Magbigay po kayo sa amin ng ganitong halaga every month para matulungan po namin ang mga lumad ng Pilipinas. Parang ganun po ang nangyayari dyan. Diba? Antindi? Napakasinungaling, diba? Maraming salamat, Jason Timtiman, sa inyong super chat. Maraming salamat po. So, ayun po ang nangyayari. Pero sabi po ni Rappler, mali daw yun. False daw yan. Bakit daw nila chinek? Sabi ng Rappler. Bakit daw nila chinek? Kasi kumalat daw kasi. Her post got 1,100 reactions, 114 comments, and 305 shares as of posting nitong as of February 25, 2021. Okay? Badoy's Facebook profile is followed by 115,519. Yun ang sinabi ni Rappler. Kung bakit niya fina-check, eh kasi ang daming naikinig kay Badoy, baka maniwala sila sa fake news. O yun. Yun ang dinahilan ng Rappler. So ano pong sinabi? Ano daw ang katotohanan, sabi ni Rappler? Alam naman natin. Ito, BS to, alam naman natin yan, syempre. Sabi, the post dated February 19 said Lumad, like red tagging, is a word the CPP, NPA, NDF made up to make their disgusting goals and fundraising and the destruction of our country easier. So ito daw yung screenshot. Ito nga yun, naalala ko to, binasa ko to dati. Yan. Naalala ko to. Yan. Rappler had previously fact-checked her claim that red tagging is a word made up by the CPP, NPA, NDF. Okay? So, dati na ron nilang fina-check to na mali rin daw yung sinabi ni Yusek Badoy. Okay? Pero dito, hindi nila nilinaw kung sino yung gumawa. Tinan nyo tong kalakuhan talaga ng Rappler. Sa post ni Yusek Badoy, makikita natin kung sino ang gumawa ng Mindanao Congress.
Dito, hindi. Okay? Sabi po dito, Lumad is a Bisayan term meaning native or indigenous according to an article on the National Commission for Culture and the Arts website. Okay? The word was adopted by 15 Mindanaoan ethnic groups after the Cotabato Congress. Yun lang ang sinasabi. After the Cotabato Congress in June 1986. Tingnan nyo yung diferensya, mga Tabergans. Tingnan nyo yung diferensya. Pag hindi mo sinabi kung sino ang nag-organize nung ng Cotabato Congress na yan, iisipin mo, ay oo nga, pumifake news lang itong si Yusek Badoy. Pero pag nalaman mo na ang nag-organize ng Cotabato Congress na to noong June 1986 ay ang Lumad Mindanao People's LMPF. Balikan ko na nga lang. Mas madali. Lumad Mindanao People's Federation. At malalaman mo rin na ang LMPF ay kasama sa mga grupong na binuo ng CPP, NPA, NDF. Mag-iiba na ang iisipin mo, mag-iiba na yung kwento. Hindi ho ba? Napaka-importante po ng konteksto. At dito po si Rappler, kapag meron po silang nire-report, lagi silang walang konteksto. Kulang-kulang palagi yung detalye nila. Ito, tulad nito, Cotabato Congress lang. Pero sa sinabi ni Yusek Badoy, nag-organize ay ang Lumad Mindanao People's Federation during its first Congress Assembly in Kidapawan, Cotabato. Mas may detalye ho, hindi ho ba? Tingnan nyo ho yung pagkakaiba. Kaya po natawag ni Yusek Badoy itong si Rappler na sympathizer. Okay? Sympathizer sila ng CPP, NPA, NDF. Tapos, the NCAA article was written by Faina Ulindang's professor, a professor at the Department of History at Mindanao State University, and a lecturer at its graduate school. It does not mention the CPP, NPA, or NDF. Siyempre, Ikakalat ba nila yun? Pero sige, try nyo hanapin kaya yung Lumad Mindanao People's Federation. Baka lumabas dyan ang CPP, NPA, NDF. Hindi yun ba? The book, Lumad Mindanao, etc., etc. Ito mga Tabber Gods, ha? Meron tayo dito nga impormasyon na hindi kadalasang sinasabi ng mga kaliwang grupo. Ano sinasabi nila? According to Lumad Mindanao po isang libro na isinulat ng National Museum of the Philippines noong 2020. Sabi, while the groups themselves perceive this term as a necessary political category, they have maintained use of their distinct locative group names. Seemingly common practice among ethno-linguistic groups in the Philippines, which was also observed in Luzon. Ano po yan? Papaliwanag ko po sa inyo. Ang sinulat po ng librong ito, nitong Lumad Mindanao, ang sinabi po nila, kinikilala po ng mga tao sa, ng mga tribo sa Mindanao, yung terminong Lumad. Bakit? For political reasons, political category. Okay, sa kadahilan ng political. Bakit po naging political category siya? Dahil ang bumuo nga nito ay ang CPP. May agenda po kasi ang CPP na political. Kaya po binuo nila yung Lumad Mindanao People's Federation. Ginamit po talaga, sinadya po yung pangalang Lumad para po maipakilala sila na isang tribo lang. Pero hindi po sila isang tribo. Marami po silang tribo. At sila po mismo sa loob ng Mindanao, maski mga ibang tribo sa Luzon, na sinabi po dito sa librong ito, hindi ginagamit yung salitang Lumad. Hindi po ginagamit yung salitang Lumad. Sila-sila lang ang gumagamit yan. Kaya po mga Tabergods, dito ngayon papasok
yung suporta ng Rappler sa politika ng CPP. Okay? Yun po yun. Pero syempre, napikon si Rappler. Napikon. Anong ginawa ni Rappler? Ito kasi, kanina lang to, ano, March 4, 6:49 PM. Ito po nga sinabi ni Yusek Badoy. Aba, nag-reply agad sila. March 4 din. Okay? 3:58 PM. Ano pong sinabi ng Rappler? Badoy red tags Rappler over fact-check articles. Dahil hindi nila kayang ipagtanggol yung kapekean nila, ang ginawa na lang ng Rappler, nire-red tag kami. Hanggang dun lang kasi ang kaya nyo. Diba, Rappler? Hanggang dun lang kasi ang kaya nyo. Kasi pag lumabas kayo sa boundaries nyo bilang mga bilang mga bayarang media ng dilaw at pula, eh syempre yari kayo. Ano pong sinabi ng Rappler? Joke of the century, we at Rappler are committed to truth telling. Sila raw ay committed sa pagsasabi ng totoo. Ay nako, Rappler. Kailan pa nangyari 'yun? Kailan pa kayo nagsabi ng totoo? We likewise advise Badoy to stick to the facts and put an end to her relentless habit of baseless red tagging. Sige, tingnan natin. Unang-una, ni-red tag ba talaga sila? Sinabi ba ni Yusek Badoy na sila ay mga komunista at terorista? Balikan natin yung statement ni Yusek Badoy. Ito pong sinabi niya. Rappler owes our indigenous peoples an apology for being party to the unbearable grief and suffering they had to endure in the hands of these communist terrorists. Ulitin natin. Rappler owes our indigenous peoples an apology for being party to the unbearable grief and suffering they have had to endure in the hands of these communist terrorists. So, nasaan dyan yung sinabi ng Yusek Badoy na komunista at terorista ang Rappler mismo? Saan dyan? Diba ang malino naman yung distinction eh. Malino naman yung pagkakaiba. Sinabi dito na kinampihan nyo ang mga komunistang terorista. Walang sinabi na ang Rappler mismo ang komunistang terorista, although malapit na kayo dyan. So, nasaan ang red tagging? Pati sa pagtatanggol nyo sa sarili nyo, sumablay agad kayo. Okay, so March 2, Badoy accused Rappler of being a friend and ally of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front. Ito pa. Rappler strongly condemns Presidential PCOO Undersecretary and NTF LCAC spokesperson Noreen Badoy for yet another instance of her irresponsible red tagging. Yung at Rappler, wala kaming pakialam. Totoo lang. Wala kaming paki kung kayo ay ma-red tag, quote unquote. Ang sabi ni although minsan ko lang nasabihin to, pero dun sa rekomendasyon ni Panfilo Lacson tungkol sa usapin ng red tagging, anong sinabi niya sa Senado? Eh kung feeling nyo na red tag kayo, eh di magdemanda kayo. Kung feeling nyo ang buhay nyo ay in danger dahil dyan, o di kumuha kayo ng abogado, mag-file kayo ng writ of amparo. Kung feeling nyo ang buhay nyo ay ang personal information nyo ay nasa delikado at maaring gamitin laban sa'yo, mag-file po kayo. Kumuha kayo ng abogado, mag-file kayo ng writ of habeas
data? Writ of habeas data yata yun. O data. Either way. Basta data yun. Okay. Pumunta kayo sa... Point is, pumunta kayo sa korte, Crappler. At mind you, sabi nila, na-debunk daw nila yung claims ni Yusek Badoy. Mind you, wala kayong na-debunk. Kasi yung sinasabi niyong fact, eh kulang-kulang din sa impormasyon, so hindi siya fact. Pwedeng nakuha niyo sa isang libro, pero yung libro na yun, hindi niyo naman kinote directly. Selective din kasi kayo. Selective kasi, selective journalism ang tawag dyan. Tapos ang nakakatawa dito, mga Tower God. We at Rappler committed to truth telling. Hello, lahat na nga ng kasinungalingan tungkol sa gobyerno sa inyo namin narinig. Okay? Ito yung pinaka ano diyan, kumbaga ang pinaka ang nakakatawa dito, mga Tower Gods. Ay hindi, ba't wala dito? Meron kasi silang sinabi na hindi sila pwedeng magkamali kasi sila daw ay recognized na fact checkers ni Facebook, ni Google, etc. etc. Talaga? So, porque recognized kayong fact checkers, ibig sabihin, hindi kayo nagkakamali sa inyong mga facts. Tingilan nyo ako, Rappler. Huwag nyo kaming kumbinsihin na facts itong mga pinagsasabi nyo dahil we know better. Alam namin yung katotohanan dito. Huwag nyo kaming bulahin. Na-expose na nga yung katotohanan eh. At dahil dyan, no, dahil po dyan, sumagot ulit si Yusek Badoy. Ano pong sinagot niya? Commission and Bank Resolution number 08009-2021, Series of 2021. A resolution denouncing the use of the term LUMAD to refer to indigenous cultural communities, indigenous peoples or IPs, particularly of Mindanao, and enjoining the public to address ICC's IPs by their respective ICC IP affiliation or ethno-linguistic group. Yan po ang sinabi ni Rappler, ni Yusek Badoy sa pamamagitan ng NTF-ELCA. Meron silang resolution na irespeto natin ang ating mga katutubo, ang ating mga kaibigang katutubo, mga kapatid nating katutubo, irespeto natin ang kanilang identity. Kasi mga Tower Gods, maski po si NCIP, okay? Ano ba si NCIP? National, I forgot the letter C, National Something of Indigenous Peoples. Teka lang, nandito yun sigurado. Commission, ayan. National Commission of on Indigenous Peoples, ang sabi. Ano pong sinabi ng NCIP? Our indigenous brothers and sisters crafted a resolution that seeks to denounce the use of the term LUMAD to refer to the indigenous cultural communities, indigenous peoples, ICCS, IPS, particularly of Mindanao. So mga huwag nyo kaming tawaging LUMAD. Hindi kami LUMAD. Nag-iba na yung ibig sabihin ng LUMAD dahil sa pinagagawa ng CPP, NPA, NDF. Hindi kami LUMAD. May sarili kaming tribo. Yun ang sinasabi ng ating mga kapatid na katutubo. Okay? Batas po yan. Si NCIP po ay isang komisyon na ginawa na naisilang o ipinanganak na buo dahil po sa isang batas, si RA 8371. Ang mandato po ng NCIP ay sila ang primary government agency responsible for the formulation and implementation of policies, plans, and programs to promote and protect the rights and well-being of the ICCS and IPs, to protect and promote their interests and well-being of ICCS IPs with due regard to their beliefs, customs, traditions, and institutions. Wala hong ibang ahensya ang ating gobyerno
na nangangalaga sa ating sa karapatan ng ating mga kapatid na katutubo maliban sa NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. At sila po mismo ang nagsasabi, huwag nyo kaming tawaging lumad. Ayan. Huwag nyo po kaming tawaging lumad dahil yan po ay ginamit ng CPP-NPA sa pamamagitan ng LMPF, okay, Lumad Mindanao People's Federation, para i-describe kaming mga katutubo. Sa kanila na mismo nang galing yan. Bakit ayaw nyo irespeto, Rappler? Pipilit nyo talaga yung kwento ng mga teroristang grupo. Okay? Dinescribe na nga dito eh. Resolution po ito ng NC... Okay? Ano na? Commission lang to. NBank Commission ng... Malamang ano to, NCIP to. Teka nga. Kinanat sa pinakailalim. Tama, NCIP nga. Resolution po ito ng NCIP. Sila po mismo nagsasabi. Okay, pirmado po 'yan ng mga commissioner ng bawat ng mga commissioner ng mga katutubo sa bawat rehiyon. Ito, Karen Region 1, Region 3 and rest of Luzon, Region 2. So, kumpleto po 'yan. So, ano pong sinasabi nila? Huwag niyo na po kaming tawaging lumad. Huwag niyo na po kaming tawaging lumad. Hindi po kami lumad. Ayan, malinaw na malinaw. Resolved furthermore to inform the public to also refrain from using lumad in their references, in their reference to ICCs or IPs. Okay? Pwede natin, playing safe. Siyempre, hindi ko naman alam kung saan silang tribo nang galing. So, ang tatawag ko na lang muna sa kanila. For now, ako lang to. Unless it is reported, ay... mga kapatid nating katutubo, yun na lang muna, to be safe for me. Hindi ko masasabing kayo rin, gagawin nyo yun, no? Sinasabi ko lang minsan kasi hindi sinasabi sa report kung anong tribo sila, so pag hindi po sinasabi, ganun lang po ang aking gagawin. Ako lang po yun, pero kung kayo po alam nyo po yung specific na grupo, mas maganda po tawagin nyo po sila sa kanilang tribo mismo. Okay? So, Rappler, sobrang gulo na ng Pilipinas, nakikagulo pa to si Rappler. Wala namang, kailan ba kayo may sasabihing tama, Rappler? Kailan kayo may sasabihing tama? Sabi nila, hindi rin nila pinagtatanggol lang ang ideolohiya ng CPP-NPA-NDF. Pero mukhang sa mga kwento-kwento lang naman nila eh. Kung tawagin nilang mga tulad nito, sinabi na ng mga katutubo, huwag natin sa lang tawaging lumad. O di irespeto natin 'yon. Hindi nyo ba kayang irespeto 'yon, Crappler? Kaya kayo Crappler. Kaya kayo Crappler. Wala kayong kwenta. Ang bagay sa inyo, ang bagay sa mga articles nyo, binabasura. Kasi hindi lang kayo biased, Rappler, no? Hindi lang kayo biased. Sinungaling pa kayo. Yan ang, hindi ko alam kung bakit nag-ano to si Rappler, eh. Hindi ko alam paano na-build up to bigla si Rappler ng ganyan-ganyan lang. Puro kasi sinungalingan yung pinagkakakalat. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Pero, andyan eh. Okay? Andyan na siya. So, ang gagawin nilang natin, lahat ng kasinungalingang sasabihin niya, lalabanan natin. Tulad nito. Itong kasinungalingan na sinabi nila na ang mga tao po sa Mindanao, mga kapatid po natin, tribo sa Mindanao, at katutubo, ay mga lumad. Okay? Sabi po ng mga IPs na kapatid natin, wag natin silang tawaging lumad. Tawagin natin sila sa kanilang mga tribo. Irerespeto natin. Irerespeto natin yung mga tabi.
Huwag niyo po nga kalimutan, mga Tabber guys, lalo na po sa mga first time po nandito, to like, share, and subscribe. Paki-share po yung mga replays ko po, mga Tabber guys. Napakalaking tulong po nun, no, kapag nagsishare po kayo na aking mga replays. Also mga Tabber guys, no, huwag niyo po kalimutan i-follow ako sa aking mga social media accounts dyan sa baba. The case. Okay, so I'll see you po 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you.